Hello guys, this is Bibsky Cutie and I'm back again. So today po, my vlog for today is about paano po maiwasan ang copy strike and copyright sa ating YouTube. So nag write down po ako based on my sa aking pong karanasan. Ano po 'yan sa English, charot lang. So first po, iwasan nating maglagay ng mga music na nagagamit na at nai-upload na sa YouTube. So para makaiwas sa copyright, mag-download tayo ng music from YouTube. And then, the question is, how to download? Yon. So punta po tayo sa ating Google Studio. Doon po sa Google Studio natin, makikita po doon. Search nyo lang po yung YouTube Studio sa ating Google. Then, makikita mo naman yung profile nyo dyan. Siguro, alam nyo naman yun kasi sa mga small YouTubers or sa mga matataas na. Maliba na lang po sa mga newbie pa lang na hindi pa alam. So, yun, punta na lang po kayo sa YouTube Studio. And then, you have a profile there. I-set nyo lang sa desktop. And then, makikita nyo dyan yung profile nyo. I-click mo yan. Tapos, punta ka na lang sa YouTube Studio. So, i-click mo yung YouTube Studio. Makikita mo yung channel dashboard, video, analytics, comments, music, and then your dollar sign. Ano nga tawag doon sa dollar sign? Sa ating monetization, sa ating watch hour. So, punta ka lang po sa music, then click mo yung music. Meron ka pong makikitang mga music, i-drag mo lang po yun. Choose ka lang po sa mga music na gusto mo siya. So, free po yun, free download po siya. So, ligit 100% po siya na hindi makapiright kung i-apply po natin sa ating mga videos. So, mag-choose lang po doon, then download, tapos after mo download, andyan lang naman yan sa iyong music or audio. So, kapag punta ka sa iyong editor, like video editor, kung ano yung ginagamit mo, Viva Video, Video Goro, KineMaster, or ano pa. Yung sa akin kasi, meron po sa Video Goro, Makati. Yung gamit ko po kasi, Viva Video, kaso merong bayad. So, kapag mag-edit ako, 5 minutes lang, tapos kailangan mong magbayad para makapag-extend ng oras mo. So, in-uninstall ko yun kasi hindi ko man pakinabangan. So, nag-download pa ako ng Video Goro. It's free po yun. Postpunta ako sa Video Goro. Tapos may makita ka dyang music. Then, i-click mo lang yung music or audio. Tapos, mag-choose ka ng na-download mo na music from YouTube. So, kapag hindi mo siya gusto yung mga music na na-download mo, kasi minsan hindi maganda yung music sa YouTube eh. Galing sa YouTube na na-download natin. So, sa my Video Goro po, meron po siyang meron po siyang popular dyan. So, yung nagamit ko kasi yung popular, meron siyang Shanshai, ganun. Ni-choose ko siya, maganda siyang music. Pwede siyang sasayawan, kahit saan. Tapos, kung gusto mong hatawan, pwede mo pa siya magamit. Pero, once na ma-download, ma-apply mo po yun sa video mo. Kasi sa akin, na-try ko na po yan. Hindi siya copyright. So, yan na po na palagi kong ina-apply kapag mga dance-dance, charot lang. Pag mga luto-luto naman, mga cooking-cooking, andun sa video, sa my YouTube. Kasi okay siya. Okay yung music from the YouTube. I mean. So, then sa Video Guru na yung mga dance hatawan, doon ka na lang. Then, kuha ka na lang doon. Tapos, popular. Tapos, apply mo na yun sa music mo, diba? So, after that, pag ma-apply mo na, diba, i-save mo na siya. Download mo na, save mo na yung video. So, mag-upload ka na sa YouTube, diba? Punta, after mo mag-upload, check mo agad. Punta ka ulit sa YouTube Studio mo. Tapos, sa videos. After, click mo yung videos, makikita mo dyan yung public, yung name ng ano pangalan ng videos mo dyan, makikita mo yung may non or copyright. So, example, di ba, public, tapos non or copyright. So, makikita mo dyan na copyright or non. So, example, pag non, means pwede mo siya ulit magamit sa iyong mga videos. So, tandaan mo lang yung nagamit mo kung anong name ng popular music.
Kapag copyright naman po, paano po natin ma-fix yung copyright natin? First, doon ka din punta sa videos mo sa studio, dapat sa YouTube studio sa my Google. Doon mo po i-fix. Then, yung i-click mo yung videos. After that, meron kang makikitang copyright. Click mo yung copyright. After that, may makikita kang details. Click mo lang yung details. After that, pumunta siya sa ano yung tawag doon, nakalimutan ko na kasi marami akong fix that time eh, na fix na copyright. Mayroong at yung ano yun, apply, tapos click mo lang, tapos meron siyang i-mute mo yung music. Pwede mo siyang i-mute, pwede mo siyang i-change ng music. Pero sa akin kasi, minumute ko na lang. Sabi kong bahala na. Kasi kapag i-apply ko naman, baka matagal pa yung processing. So, ginagawa ko is always mute. Mute the music. So, after that, mag-wait ka na lang ng 30 minutes or ilang minutes dyan. Tapos, pag ma-mute mo na yan, processing na po yan, huwag mo po siyang i-X. Pero kung pwede mo siyang pwede kang magbalik sa main mo, sa may cellphone, ano ba tawag doon, sa main sa application mo, ano tawag yun, nakalimutan ko na. Tapos balik ka dyan ulit. So after 30 minutes, check mo ulit yung sa YouTube studio mo kung copyright na ba siya or hindi. Kapag hindi na siya none, means okay na siya. Kasi kapag example, kapag copyright po kasi, mahahati yung sahod nyo sa may totoong may-ari ng music. So, yung revenue mo po, maghahati po kayo. So, para makaiwas lang po sa copyright, susundin na lang po natin yung guidelines at rules ni YouTube. Kasi marami na yung naranasan ko sa ganyang bagay na yan. As in, mahirap mag-fix ng copyright, hindi ko alam. So, yun, ngayon, okay na siya kasi na-monetize na ako dahil sa pagtiyaga, sa pagpatience, sa patient, ano ba yun? Patient, di ba? Patient. Ano ba? Kasi may patience, patient. Sa may pasensya natin. Sinusubukan po kasi ni YouTube yung pasensya natin. So, ngayon po, at copy strike. We are talking about copy strike. Paano po natin maiiwasan ang copy strike? Ang copy strike po kasi, kapag makapag 3 copy strike ka na, YouTube automatic will terminate your YouTube. So, sayang yung effort natin sa pakipaghanap ng mga subscribers, tapos sa mga playlist natin, sa mga viewers, kung mawawala lang. So, kapag meron ka ng first strike, ako kasi meron ng first strike, diba? So, nagkuha ko kasi ng video sa video order. Video order, diba? Meron, so nag-search ako. Hindi ko alam na ang video order kasi connected pala sa YouTube. Ang pagkaalam ko lang is, pag mag-download ka, okay na siya. So, kapag mag-download mo ang isang video na yan na hindi sa'yo at hindi mo in-apply yan ng iyong mukha or any discussion, mag-copy strike po siya. So, example, kung gusto mong kunin yung video ko, example, kunin mo yung video ko, pero lagyan mo siya ng another videos mo. Example, kung ano ilalagay mo dyan. Example, oh, isang babae isang babae tumalon, ganun. Tapos, eh, syempre, walang mukha mo, mag-copy strike yun kasi na-upload na yun ng ibang tao. May video bulol ako basta sa Tagalog. So, lagyan mo dyan, example, kung ano, ilalagay mo dyan, kung intro mo ng mukha mo, o, diba, okay, yun, hindi siya mag-copy strike. So, safe po yun. So, yung maling-mali natin is, wag na wag po tayong mag-upload, mag-download ng videos from YouTube. If gusto nyo din po, gusto nyo naman po, pero lagyan nyo ng mukha nyo para iwas copy strike. So, if 1 to 2 copy strike, kasi yung copy strike, may expiration din yun. 90 days. So, 90 days, ilang araw, ilang month, 2 months yun, at 3 months. Kasi 60 days or 90 days yun, depende yun. So, kapag example mag 60 days, may 2 months. Hintayin mo pa yung 2 months bago ka ma-monetize. Bago ka mag-apply. Example kasi, ngayon kasi ako, nag-apply na ako kasi hindi pa expired yung strike ko nung August 16. Nag-apply agad ako. Tapos,
hindi ko ni clear yung mga videos ko na may copy reuse content pala ako. So paano po? Kapag example, mag-apply po tayo ngayon. So meron ka palang reuse content na hindi mo alam. Hindi natin alam na reuse content po siya kahit wala siyang copyright o copy strike sa ating mga video sa YouTube. Pero reuse content po siya. Kasi 'di ba, ang talino ni YouTube, no? Hindi ka nga copyright o copy strike, pero reuse content pala. So example, nag-apply ka na ngayon. So press ano 'yon, i-check ni YouTube 'yon. Punta ka sa mga videos mo. Or hindi, bago ka mag-apply, dapat i-delete mo na yung mga reuse content mo or i-private. Pero, mababawasan yung watch hour mo. So, if you want to delete or private your reuse content, mag-apply ka muna. Para, kasi pag-apply na yan, checking na yan, di ba? So, doon muna i-private yung mga reuse content mo na alam mong reuse na hindi sa'yo. So, doon muna siya i-private or i-delete. Depends on you. Pero pwede mo siyang i-private lang. Kasi after that, example, pag-checking ni YouTube na monetize ka na, okay na. Kasi hindi naman siya, hindi ka na ma-reuse content kasi na-private mo or na-delete. Maliba na lang po, kapag nag-apply ka, hinayaan mo lang video mo, hindi mo chine-check kasi ganyan ako una. Wala akong alam-alam, so nagtanong-tanong ako. So naisip po, yun pala. Kasi pala, may mga reuse content po pala ako. So yun, after that, dinilit ko, pag re-apply ko, yun. O, diba, walang 24 hours, accept na agad. Nag-apply ako nung 5 p.m. in the afternoon. Tapos pagka 10 o'clock, 9 o'clock, nag-message na si YouTube na congratulations. So, yun lang po. Dapat po natin iwasan yung copyright and copy strike para po hindi masayang yung ating mga effort sa pag-hakot ng mga viewers. So, iwasan po natin yun. At sana po may matutunan po kayo sa aking tutorial. Charot lang. Kasi po wala ngayon sila. So, nag-try po akong mag-tutorial muna. Kasi hindi ako masyadong makapag-vlog dito. So, hopefully po na kayo na po yung susunod sa aming yapak as a small YouTubers. Charot lang. first time ko kasi, alam mo, ano ang experience ko sa monetization. Pag-apply ko pa lang po, wala akong kaba, as in walang kaba. After that siguro chicken na ni YouTube, ginakabahan-kabahan ka na. Sabi kong gano'n, matatanggap ka ba o hindi? O sige, ngayon, medyo kaba-kaba na ako. So after that, sige, sabi ko, call ko lang me, sabi kong gano'n. Yun, pag ma-monetize na, oh my goodness, congratulations. So mapapawaw ka, yes, congratulations. Sabi, monetize ka na. Pero after mong monetize, sabi mo na, paano ko naman ito? Paano ko ulit paano ko mapatrending yung mga videos ko? Paano ako maka-earn ng money? Yun naman yung iniisip natin, di ba? So, yun. Madali po. Madaling mag-apply ng monetization kapag may sipag at tiyaga ka lang at only wifi ka. So, madali lang yun. Kasi pwede mo siyang i-playlist yung sarili mo eh. Kahit ano, kahit araw-araw pa yan, ibang-ibang ninjay. So, walang problema. Pwede mo siyang ma-monetize mo yung sarili mo. Ah, diba? Mas more energetic ka and confident. Diba? So, yun. Then, yun lang. At salamat po. So, meron pa ba? Based on my experience. Yun lang. So, and then, I just want to say thank you to my team GC, to my group chat, to our team leader, Boss Eclipse Charge Ganlapan. The YouTube channel is Eclipse Charge Ganlapan. And also to the following members is R&E Design Studio. You can subscribe them. Aiza Araujo, and then 3D Live Vlogs, Alma is in the Storytelling by ADMC, and then si Caroline is Kat Butler Ma, and then si Ma'am Kati is Your Bubbly Neighbor, and then si Era and Ella Jarina, and to my bestie here, Provinciana Vlog,
And then si Sander, Sander Junior, akala ko Sander Ford. Si Sander Junior, si Jack Javier, and then sino pa ba 'yun? Yung iba. Si Mr. Tibbs ata 'yun, si Mr. Tibbs. Then sino pa yung ibang kasama ko doon sa group chat? Na sabi ko na ata lahat eh, di ba? Doon. So wala na, 'yun lang yung mga babae, lalaki. At sa aking pinsan na si Mimski OFW in Dubai, si Naz Vlog, si Chubby Ayan, Ayan Castor, and si Lizzie, ay si Lizzie, so, ano nga yung, ano ni Anne? Si Kaskaro, Karo, ano nga yun? Kalimutan ko na yung YouTube ni Lizzie Icy. Uy. Sorry. At sa mga another po subscriber ko at to my bonsos, it's Mimi G. It's Mimi G, yung YouTube channel niya po. Pwede niyo sa siya pong visit po. At kung pwede niyo po magkaroon ng watch hour, just to search me in my pages. My page is Pibsky Cutie Alonga Guapa. You can search that in your Facebook and you can message me. And because meron ang nag-message sa akin, may problema daw siya. Ang problema niya daw is, hindi daw gumagalaw yung watch hour niya. So sabi ko sa kanya, bakit? Sabi kong ganun. Sabi niya, iwan eh, mga 1 week na daw hindi talaga gumagalaw. Alam mo, merong 6.7K views na siya. Pero 3 minutes lang. Bakit hindi siya gumagalaw? Sabi ko, baka may copyright ka. Sabi niya, wala naman, okay naman. Eh, sabi ko, ba't ganun? Sabi na, eh, sabi, pag 6.7K views, dapat meron yan kahit ilang isang oras lang. Pero wala daw, hindi daw gumagalaw. So, sabi ko sa kanya, ang gagawin mo is, mag-live ka sa iyong face, iyong YouTube. Then, mag-live ka kahit 1 hour to 2 hours. After that, everyday mag-live ka. Kasi hindi niya daw pinapalabas yung mukha niya. Sabi kong ganun. Okay lang yun, mag-silent live ka. So, yun, in-advise ko siya. And then, yun, sabi ko mag-live lang siya ng mag-live. Tapos, after that nga mag-processing na, save mo lang sa iyong playlist and then pwede na natin i-play yung mga videos mo. And then sabi ko, message mo lang po ako kapag ready ka na at kailangan mo nang makipag-watch to watch. Sabi ko, i-add kita sa group chat namin. Sabi ko, i-introduce kita sa aming bossing. Sabi ko ganun sa kanya. So yun, nagpapasalamat at sabi niya, gagawin niya po yun. Sabi ko ganun sa kanya. Kahit walang mukha mo, sabi ko, mag-live ka lang. Sabi ko ganun, kahit nakafocus lang dyan sa, yan o, katulad ng linabahan ko dyan o, yung damit ko, nakikita, di ba? So, kahit dyan mo lang i-focus yung camera mo, okay, yun, walang problema yun. Kahit 5 minutes lang yung mukha mo sa live, walang problema naman. Basta, ang gagawin is hakot watch. Yun naman pinaka-importante, di ba? Paano natin ma-reach ang watch hour? Napaka-easy lang yan. Kasi hindi mo naman kailangan ng maraming views para magkaroon ng 4,000 watch hour. Playlist lang yan araw-araw. Di ba? So, yun lang po gagawin natin at medyo maaba-aba na yung discussion ko. Naku po, imbis na tutorial na, nag-chismisa na tayo dito. So, that's all and thank you for your support and always watch me. Charot. If I am free always. So, thank you and God bless and goodbye. Bye-bye.